Eunice sa harap ng Diyos at sambayanan, tinitipan kita maging aking may bahay. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin, inatangi, karugtong ng aking buhay. Basta na lang naramdaman mo na, sige, ano na, parang pakasal na tayo, parang hindi naman siguro sa tagal, sa i-clear tagal yan. Basta gano'n lang, parang napagkasundo na namin na magsama na kami dalawa talaga. Yung itsura niya kasi parang hindi makabasag pinggan, yung tingin ko sa kanya noon. Pero yung ngayon, yung tingin ko sa bully talaga siya. Actually, biglaan to kasi civil lang dapat siya. Tapos nag-end up na church na lang gawin. Tapos hindi naman din katagalan pa yung relationship. So, biglaan talaga lahat. Kaya kabal. Nagkakilala kami dahil sa best friend ko, nakaklase niya nung college. Tapos yun. Single ako, single din yung best friend niya. Kinag-meet kami dalawa. Promise ko sa'yo, syempre, mamahalin ka araw-araw. Kahit pagsisilbi ka rin, tulad ng pagsisilbi mo sa akin. Maybe, mamaya kita lang tayo sa simbahan. Mahal na mahal kita. Yung promise, mahirap mga ako. Siguro gagawin ko na lang yung lahat. Tapos, kasi syempre, araw-araw din tayo mag-i-improve. Araw-araw natin makikilala lang yung isa't isa. So, dun yung sisikapin kong i-adjust lahat para mas maging okay yung relationship natin hanggang dito. Hello. Ayun. Syempre, sobrang saya kasi unexpected naman to. Parang pinlano lang natin na civil tapos naging church na. So, napabongga, napadami yung pwede natin i-invite. Sobrang saya, excited, nagahalo yung emotion. Sa pagitan ng mag-asawa, kasama ang Panginoon. Ito ay pakikipagtipan ninyo sa Diyos. Pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Elmo, bari mo na ngayong ibigay kay Eunice ang iyong first